Sabi ko sa'yo, kargahan mo na lang yung gasol eh. Di mo ka na sana masisip. Magbaboy ni Kapanalig at saka na rin eh. Good morning mga kabras up, panibagong araw, panibagong vlog na naman po tayo ngayon. At yan po si Robilyn, may daladalang bowl, may lamang ulam, wala daw pong ulam sa kanila. Yan po tinola pa, tinolang papaya. Sa awa po ng Diyos, medyo po makulimlim pero magaling naman po tila. Bibisitahin ko po muna ang baboy at maya maya kakain na naman titingnan ko po kung anong mga ginagawa. Mga tulog sila. Yun, nagising. Kadulas po ng daan ay naakyat pa po din sa isang pigre. Aba, hindi pa sila tapos kumain. O, nag-uutay-utay pa rin. O, ubos niyo yan. Inyong pakain. Si Luwa nag-iintay pa rin. Nakakain ha. Madalas po yan. Mataas po itong tayo ng pigiring ito. Kaya kailangan po pagbababa dahan-dahan at baka po pag naging pandalas ay magtitihaya. Maputik pa po at duwa sa kaulan po kagabi. Kahapon hanggang kagabi na ulan. Kami nga po ay may bisita kahapon. Alas 10 po ng gabi sila umalis. Dahil po sa ulan. Nako, nag-iba na ang aming tangkal. Humuywid na ang ano, ang haligi. Hindi ipalipat. Hindi pa ako nakakawalis. Kaputik po. Nakapit po sa walis ang mga putik. Narini pala ang isang walis sa likod bahay. Hindi pa nga po ako nakakawalis dito. Hinuga na naman ang sili. Kami po'y maglalaba. Yan. Si Camille, tinatanggal na po yung unang iwinasing na damit. Hinugasan mo yung ano, yung ilagyan mo? Baka rin maligwit pa. Ang dami pong labahin. Yan, tambak. Oh. Tambak ang labahin. Nay, kumain na kayo? Alin na na yung sunod, aray? Aray? Taking sling, aray? Nasa kaya ang mga bata? Ay, Bebe Kinsley, nandito po si Kinsley, dumating po nung isang araw. Hi muna Bebe. Hi Bebe. Ah, may Bebe ka? Hi muna Bebe. Ano yan? Ano rin? Ha? Bebe. May herban ang Bebe ni Inang? Lola. Lola Loren. Thank you po, Lola Loren. Hindi mabanggit ang thank you. Thank you po.
May tulungan po ulit dito sa amin. Nadidito po si Kadidit, oh. Siya po si Annabelle, nagkakayod ng niyog. Wow. Sana po. Ay, sabi ko sa'yo, kargahan mo na lang yung gasolete. Hindi ka na lang nagsisipa. Magbe-birthday po si Kadidit. Yan, magpuputo po si Robilyn. Meron pong cheese. May margarine. May calumet. May dorin... ano are, condense. May asukal, may itlog, may food color, at may... ano are, harina? Harina are? All purpose. Sa ko, ready naman. Yung may sinasabi po si Robilyn. Sixteen na, senior na, si Kadidit. Senior ka na daw. Sabi ni Annabelle. Yan, nagsisibak po sila ng panggatong. May pasuman. Si Tatay Roman po at si Kadidit. Magsusuman po kami ng pasuman po ni Kautol. Dadalhin po sa lipa. Yan, siyata po. Napakatitigas ang aming Kautol. Sulit. Ako'y binanas kapag kayod ng niyog. Pawisan ako eh. Mahangin po din sa amin. Makulimlim. Yan. Sinyalis siya ng senior na. Nasakit na ang bayawang. Matanda ka na nga. Tanggap ko na. Matanda na. Si Mamay. May layo-layo at baka magbe-birthday eh, may bawas ang ulo. Kasama sanda, layo niyo. O oh, diba, may walis na uli. Kaya nga. Shout out, magwawalis. May naluto na po si Robilyn na po. Tingnan niyo po ang ganda at kulay pink. Para pong babae ang magbe-birthday. Dibo po ni Kadedet. Paluto po yan ni Kadedet. Yan po itong yan. Kaya po sa niya ang puto din. Anong kulay naman ang isa? Dalaw daw po. Ang kulay po ng puto ni Kadedet ay ano, love and jealous. Dilaw at pink. Ito po naman ang malagkit na aming susumanin. At oh, ipasalin muna ng isa. Ay siya. Wala pa pala ang gata, Dine. Malingas na ang apoy. Yan, isasali na po ang gata. Sandali at lumabas ang apoy. Ingat. Sinali na ang gata. At siyempre pabubulakin pa bago po ilagay po yung malagkit. Isasama na rin po dyan ang asukal. Para po may tamis na ang suman. Ganyan po nung kami nagsuman noon. Yan po'y pasusulakin pa yung gata. Lakas ng apoy. Ma, lakas ng apoy. Alis dyan eh. Sasanggahan po natin at mabilis po ang apoy, ang hangin. Lalagyan ko nga ho ng sangga at kwan. Malakas ang apoy, mabilis ang hangin.
ano, gawa ng... Ano yan, asin? Nilagyan po ng asin. Ang gata. Kaya may ano, may wala na yan, lingas. Kaya dapat... Mas Jeneng! Dapat may kaunting kahoy. May panggatong ho dyan, kahoy. Malis ka dyan, iningat mga kimapakusapoy. Ang gatong po ay yung kawayang tuyo. Si tatay Roman po'y paalis. Kaya kami po ni Ate Lloyd ang maghahalo. Ito mga kabrasapat na ihulo ko na yung mapakulo yung gata na may asukal, inihulog ko na yung malagkit at yan hinahalo ng aking hipag. At si Nanay Los po naman naglilinis muna ng pigire na para pakainin ang baboy. Ayan ang mga baboy. Silagsikan. At si Robelin po naman abala naman dito ng pagluluto nga ng paluto na puto ni Kadede at birthday ngayon ni Kadede. Ayun ang dalawang bata. Yan po, binabalot na po namin yung malagkit na niluto namin sa gata. Ito po, may nabalot na kami. Mamaya po ito iluluto pa po ulit. Second, anong tawag doon? Second batch. Para po, pag naluto na po ulit, ano, suma na. Naubos na po yung putong niluto ni Robilene. Dinala na po ni Kadedet doon sa kubo. Mga kabrasap, ako ay pupunta muna ngayon sa hardware at ako'y bibili ng kahoy na palutsina at saka yung liso para dito sa gamitin ko dito sa pintuang ito at sobra pong mahangin na para ang pinto po ay maayos. Kasama ko po si Makoy. Nagpasama ako para hindi na ako maghintay ng biyahe. May tricycle naman siya. Si Nanay Luz po naman ay nag-aayos ng kanyang halaman. Ayan po si Nanay Luz. Lalagyan ko po ng bato para po hindi matumba. Anong tawag diyan, Nanay? Good morning po, Merry Christmas. Anong tawag diyan, Nanay, sa halamang yan? Bimbo. Bimbo plant. Yun. At Merry Christmas po sa inyong lahat. Iniintay ko lang po si Makoy. Ngayon mga kabrasap ay namumutol ako ngayon ng kawayan at pinagtulong ko nga si Makoy. At mahirap ang walang katulong at sa paghihila yung mga sumasabit. Kaya buti sa isang araw pa ang ahon ni Makoy. Yan, may naputol na kaming 2 puno. Wala na maputol doon sa malapit doon sa kubo, puro mura. Eh dito may magulang. Pero ito yung tanim pa rin ng tatay ko. Ayun, may pinuputol pa doon si Makoy.
Ngayon nga mga kabrasap ay nakatapos na kaming pumutol ng kawayan. At yan ang mga naputol namin. At hahakuti naman namin nga yung pataas. Wala na mapagkulungan ng manok mga kabrasap. Iaahon na lang namin ito. Nakuha ko muna si Makoy ng pang tulaya namin. Haba naman. Putuloy? Oo. Ang haba ng kinuha ni Makoy na tulaya namin. Ayan. Binabawasan ito ni Makoy. Ayan. Tapos na ni Makoy putulin. Ito na aming gagawin tula yan. Taas pa rin. Hindi na, ayos na yan. Ako'y bababa doon sa akin at iaabot ko sa iyo. Magtuntungan ka doon ng ayos. Yan. Magtuntungan ka, mag-ukit ka doon ng matuntungan. At, yan nga po ay iaabot ko kay Makoy. Ako lang pong mag-isa ang nandi dito sa bahay at ako po'y napag-iwanan. Sina Robby rin po ay nagpunta ng Manila doon po sa kapatid ni Makoy. Ang ginawa ko naman po, ako po'y naiinip ng walang ginagawa yun. Nangahoy po ako ng kaunti para po pawisan. At ako po'y nakapagpakain na ng baboy. Napakain ko na po mga baboy ni Kapanalig ito. Yan na. Nakakain na po sila ng tanghalian. Yan. Ito po ay dalawang buwan na po. Dalawang buwan kalahati po sa katapusan. Kapag dalawang buwan lamang po nila nung akinsi. At ito naman po ang kay Ma'am Loren. Yan na. Nakain pa sila. Nakain pa ang mga kasamahan. Sinasaid pa po yung pakain. Yan na po ang baboy ni Ma'am Loren. Magdadalawang buwan po ito sa atres. Parang nagpang-abot yung baboy ni Kapanalig at saka na rin. Ari naman po si Luwa. Para naman pong buntis na awa ng Diyos. Yan, tumayo. Dahil ang daddy po niya ay parang na, ano na, nagkakaroon na po ng bikil. Ganyan po ang palatandaan ng buntis ang inahin. Yun po bang parang ugat ng pinaka-dede. Nagkakaroon po ng laman. At isa po naman pigiring ito ay walang laman dahil ito po ay dati po din ay nakalagay yung biik ni Kapanalig nung yung pong tatlo ay nakalagay doon. Na po ang ginamit sa kasalan. Kaya ngayon po ito ay walang laman. Inlipat po doon yung baboy ni Kapanalig. Ito po ay gagawin na namin inahinan. Lalagyan po namin ng Bartolina. Diyan po namin ilalagay yung gagawin namin inahin ni Ma'am Loren para maluag-luag. Dala pala ni Tatay Roman ang gulo kaya hindi ko pa po ito masisibak. Ang kinahoy ko pong iyan. Dala ang gulo. Ano? Hindi kayo nakaubos na inyong pakain?
Sarap buhay ng mga rabbit. Hindi naubos ang kanila mga pakain. Nakakainip po ang mag-isa dito sa bahay. Yan po, mga pakain ng baboy. Bibili na po kami ng pakain ng baboy ni Ma'am Lauren. Nakapasok ang mga aso dito sa loob. Oy, anong ginagawa mo dyan? Ha? Anong ginagawa mo dyan, kulit? Nanakbo na. Ah, tinapay. Ah. Yung. Ay, naunahan ka ni Burnok. Naunahan ka ni Burnok. Nasa sikaran. Yan nga po pala yung mga pinamotol kahapon ni Tatay Roman na ano, ng mga kawayan, gagawin pong tangkal. At naririto po yung kanyang binili na yung pong gagawin panara ng pintong ng pinto ng mayor na aray. Aray po, oh, bumili po siya ng plywood at saka po yung paluchi na daw po yun, yun. Yan po, tsaka po bumili siya ng yerong linis. At gagamitin po sa panara ng pinto. Papalitan na po itong lalad na ito at nasira na. Butas-butas na, lampasan din po ang hangin eh. Kundi ko po sinanggahan po ng kaprasang plywood din eh. Nasira na ito. Awa po ng Diyos eh, mapapalitan din ang panara ng pinto. Kahirap po eh, kabilis po ng hangin eh, talagang lampasan po din eh, ang hangin niya, no. Hindi po abot doon sa itaas ang pinakapanara. Doon po nadaan ang hangin, kaka po dyan sa mga butas na iyan. Tingnan niyo po, nagalaw ang kortina at dahil po ng hangin. Oh. Pati po yung parol ko. Napakahangin po dito sa Kalaka. Hindi pa nga po ito masyadong ano eh. Mahina-hina pa nga po ito eh. Pero pag po yung sobrang lakas ng hangin talaga po namang maranay na talsik ang mga timba at planggana. Sa ngayon po eh kami nagmi-merienda ni Tatay Roman. Merienda na kayo mga kabras up. Meron pong turon, may pansit na sariwa. At ito po, may kape. Yan. At ako po naman eh, inuutay kong balang kasi yung ginagawang binili kong para doon sa may pintuang ngayon. Merienda na po kayo. Yan po ang turon. Kami na lamang pong dalawa naririto. Kanina po ako lang mag-isa. Ngayon po nandito na si Tatay Roman. Siya po ay nausap ng asawa ng kanyang pinsan, nagawa po ng kuna. Kuna po ng bata, hindi ng biik. Diba po nung nanganak po yung pamangkin ni Tatay Roman, yung asawa ng pamangkin. May inusap pong magawa ng kuna ng bata. Sinanilis po naman ni magpapakaan, magbababad ang pakaan ng baboy habang ako nagagawa dito sa labas. Ngayon mga kabrasap ay mag-uumpisa na uli ako. At bukas ko na lang bubuuin ito. Na po ang magiging kapakain ng baboy.
Kulit? Kulit? Alis dyan. Kulit. Binarahan ko muna mga kabrasa para mamaya pag pinaitan ko ay yun na lang ang susundan ko. Gandang hapon mga kabrasa, hanggang dito na lamang po muna muli ang aming vlog at maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay. Hanggang sa dulo ng aming vlog, mag-iingat po kayo palagi saan man kayo naroroon. Bye-bye and God bless.